Bibalabirhen, kapayapaan muli sa inyo mga kamalalakbay. Nagbabalik po tayo sa ating Pueblo Amante de Maria, ang ating podcast bilang mga debota ng Mahal na Birhen. At muli kasama ko dito si Brother Ivan Panganiban, ang tatay ng mga shrine. Hello Brother Ivan! Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating mga kamanalakbay. Welcome po muli sa part 2 na ating episode para po sa Shrine ng Virgen del Pilar po, doon po sa Occidental Mindoro. Kung maalala po natin, ito po ang una at nag-iisa na shrine sa buong isla ng Mindoro. Kaya napaka-espesyal po na pagkakataon na makasama po natin sila dito sa ating podcast ngayong araw. Yes, mga kamalalakbay, salamat sa pag-post ninyo, pag-share ninyo ng ating mga podcast. Salamat sa inyong panonood. Kasi malaking tulong yan para sa ating mga dambana. At kasama uli natin dito, Brother Ivan, ang dalawa na talagang kahangahangang kabataan sa Mindoro, sa kanilang dambana. Unang-una na dito, si Brother Joel Panaligan Jr. Hello, Brother Joel. Hello po, Viva la Virgen. Hello po, Father Nante and Brother Kendrick Ivan Panginiban. At siyempre, kasama rin natin si Sister Donbel Messina, ang Parish Youth Ministry Coordinator. Hello, Sister. Viva la Virgen. Kapayapaan po, Father Nante and Brother Ivan. Hello po. Kumusta na kayong dalawa? Ito po. Ayos naman po. Brother Ivan, simulan na natin yung kwentuhan natin at para malaman na natin yung mga iba pang impormasyon sa kanila. Yes. Kahit sino kayong dalawa, pwedeng sumagot nito. Ano pong kwento tungkol sa pagiging dambana ng Nuestra Señora del Pilar de Mamburao? Paano po nakamit ng simbahan ng titulong ito? Kasi nag-iisa kayo dyan na naging shrine. At unang-una, di ba? Paano nangyari yon? So, this year lang po noong March 25, 2024, na-declare as dambana ng Nuestra Señora del Pilar ang aming parokya dito sa bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro. And ito po ay ano, parang ang kwento po talaga nito. Yung aming parokya po kasi ay matagal na nagkaroon ng construction yung aming simbahan. So, tamang-tama nga lang po na dun sa taon, parang bagong gawa lang talaga siya. Tapos parang naging mithiin after na, ayan, yung bagong constructed na simbahan ay iaalay bilang dambana ng Mahal na Birhen. Ito po ay parang sa amin po personally, sa akin, hindi ko nare-represent yung lahat ng ano sa parish. Ano po. Pero parang makikita po kasi dito yung collaborative effort ng lahat po ng mga parishioners ng Nuestra Señora del Pilar na talagang for more than 6 years pinagsumikapan po na maipatayo yung simbahan hanggang naging hangarin sa mga puso namin na maging dambana siya ng Mahal na Birhen na talagang gumabay din naman po sa amin para maisakatuparan yung linggo-linggo at tuwing Wednesday naming panalangin na maipatayo yung kanyang dambana. At yun nga po, sa pangunguna po ng aming Monsignor Rector na si Reverend Father Carl Dimaano, katulong po ang aming PPC Vice Chairman na si Tito John Hernandez, tsaka po yung aming Vicarial Youth Coordinator na siya din pong aming Shrine Ministry Coordinator, si Brother Edward Ong, talagang ipinush po nila na maisa katuparan at maging totoo ang pangarap na maging dambana ng Nuestra Señora del Pilar ang aming parokya. At naipagkaloob naman po sa amin dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. So yun po ang kwento. Amen. Galing pala, Brother Ivan, talaga sa tao, no? Sa devotion ng mga tao. Yes, po, talagang naroon po yung movement, no? Nakakatuwa po. At siyempre, pangalawang tanong naman, dahil nga ito ay shrine, so mahalaga po yung liturgical life, yung buhay po ng mga sakramento, no? Lalo na yung misa at sa akumpisal. So baka pwede nyo kaming kwentuhan kung gaano ba karami ang misa at kailan madalas nangyayari ang confession dyan sa inyo para in case dumalaw yung mga kamanalakbay natin, alam nila kung kailan po may mga pagdiriwang dyan. Ayan, ako daw po ang sasagot. Mas matanda daw kasi ako, sabi ni Joe. Mas matanda. So yung ate yung sasagot. Bale po ano, sa kasalukuyan po, ang aming mga misa ay, meron kaming dalawang misa tuwing araw ng Linggo. So we have first mass at 6 a.m. and then second mass at 7:30 a.m. And then we have the devotional mass. Yung anticipated mass po namin is during Saturdays at 5 p.m. Meron din po kaming mga daily masses at 6 a.m. Pero minsan po,
well, nawawala yung schedule ng daily masses kasi very limited po ang aming mga ang bilang ng aming mga pari dito sa aming bikaryato ay 20 mahigit po yung basic ecclesial communities na nandito po sa aming bayan. So kaya nga po nananawagan na magkaroon pa ulit ng mga kabataan na baka gustong pumasok sa seminaryo at maging pare. So yan po, meron pong, yun po yung schedule ng misa namin. We have two during Sundays, one kapag Saturday at meron din pong daily masses. And then sa confession naman po, sa kasalukuyan po ay available siya upon request dahil nga po limited yung mga pare. Pero isa po sa mga pinaplano po ng aming parokya dahil meron po kaming dalawang pare ngayon dito, ang aming rector at yung kanyang assistant, ay magkaroon po ng schedule na every time po na merong misa, 1 hour before the mass ay nasa confessionary po ang pare at para maging available po sa mga magsisimba ang sakramento ng kumpisal. So yun pa lang po yung plano sa kasalukuyan. Amen. Sabi ni Mama Mary, bibigyan daw kayo ng maraming pare. Amen. Ayun. Sa inyong dalawa, ano sa mga ayon sa mga aspeto ng isang dambana, hindi lamang kinikilala ang shrine sa pagpapalaganap ng debosyon, kundi pati na rin sa misyon o aksyon. Kumbaga yung tinutukoy dito ay yung kawang gawa, yung mga charitable works ninyo. Meron na ba kayong mga nasimulan bilang batang-batang dambana? Sa ngayon po, nagpe-prepare po kami for it. Actually po, ang una po talaga namin charitable work noon before pa po kami maging isang dambana is nagkakaroon po kami ng outreach program po. Kasama din po dito yung aktibong participation po ng mga kabataan ng Parish Youth Ministry po. So, ang ginagawa po namin is nilalapit po namin ang simbahan para po doon sa mga kababayan po namin na nasa Highland area. We all know that ang ating pong ang Occidental Mindoro po is home of the our ancestor, yung mga katutubong mangyan po namin. So, ang ginagawa po namin is kami po na mismong nasa lupa, dinadala po namin ang pagkalinga at pagmamahal po ng isang mahal na Birheng Maria sa ating pong mga katutubong mangyan. So, nagkakaroon po kami doon ng feeding program, gayon na rin po yung pagbibigay po namin ng mga clothes para po sa kanila. And yun pa yun po yung aming ginagawa before pa po bago pa po kami maging dambana. And ngayon po ay siguro po itutuloy-tuloy pa rin po yun. And alam po ito ni Miss Rita Cusio kasi po si Miss Rita Cusio is ano po yan ng ano namin dito sa mga katutubong mangyan po namin. So ayun po, nilalapit po namin ang aming pong mahal na Inang Maria para po doon sa mga malalayo po kasi iisipin nyo po, ang hirap po kasi ng pamumuhay po nila doon. Hirap po silang makababa dito po sa kapatagan pa kapatagan sa amin and mostly po sa kanila is takot po na makutsa sila. And kami po bilang mga kabataan, kami po ang naglalapit at nagpaparamdam sa kanila ng pagmamahal na hindi po hadlang kung ano man po ang kaantas ng buhay o kanilang kinatatayuan ngayon. So kami po mismo inilalapit po namin yung pagmamahal po at aruga po ng isang ina po. Amen. Napakalaking bagay nun, Brother Joel. Saka, Father, ako po sa experience ko po dito sa PADM, parang ngayon pa lang ulit tayo, ngayon lang tayo nakarinig ng charity work sa indigenous peoples, no? Parang may kakaiba ito na ito yung special apostolate nila, no? Galing, galing. Tuloy niyo na lang yan. Amen. Putuloy muna natin ating kwentuhan, Brother Ivan, kasi meron tayong lay sharer at Sister Rita Cusio, pasok. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. Kapayapaan po sa inyo, Father Nante, Brother Ivan, Sister Donbel, and Brother Joel. Nako, sa totoo lang po ay sobrang special yata para sa akin personally itong bahagi na to, no, ng ating lay sharer. Kasi siya po ay personal kong kakilala, no, dahil siya po ay naging estudyante ko. Noong first year siya, sa Far Eastern University, no, at nakagraduate na siya. Kaya mukhang talagang masasabi ko na very, very proud po ako sa aking sa aking estudyante na to, si Brother Joel S. Panaligan Jr. Siya po ang Shrine Ministry SOCOM Coordinator at member po ng Parish Youth Ministry, no, ng Shrine of Nuestra Señora del Pilar, Mamburao, Occidental Mindoro. Brother Joel, o, di ba, brother ngayon, ang tawag ko sa'yo. Kumusta ka na?
Viva la Virgen, ma'am. Hello po. Kamusta na po kayo? I miss you po. Oo nga, I'm happy to see you. Nakikita ko nga sa Facebook mo na very active ka, no? Pero hindi ko rin ina-expect na magkikita tayo dito sa Pueblo Amante de Maria. So Joel, i-share mo naman sa amin, no? Particularly sa akin, kasi talagang interesado din akong malaman yung personal story mo ng pagdedebosyon, no? So paano ka nagdedebosyon sa Nuestra Senora del Pilar de Mamburao? Actually po ma'am, nagsimula po ito lahat nung after ko po na makagraduate po ng college. So marami po sa hindi nakakaalam, I suffered a severe depressive disorder po. And gaya po ng isang ng imahe po ng Mahal na Birhen, hawak-hawak po ang ima ang kanyang sanggol na si Baby Jesus po. Nakaramdam po ako ng pagmamahal at pagtanggap po sa pagkalinga ng isang ina. Ngayon po, bilang isa pong miyembro ng Parish Youth Ministry, sa nung time po na nagsasuffer po ako noon, is siya po yung dahilan kung bakit po ako nagsisilbi ngayon dito po sa aming parokya. Nagsisilbi po sa mga kapwa ko kabataan, nag-iengganyo po sa kanila na patuloy po na magbigay ng serbisyo po para sa aming parokya at mapalagana po ang debosyon po dito sa aming lalawigan din po. And isa pong fulfilling talaga po, Ma'am Rita Cusio, yun, na makapaglingkod po ako sa kapwa kabataan ko. And nagpapasalamat po ako kasi first of all nga po is ang mahal na ina po ang umahon po sa akin sa pagkakalugmok po nung panahon pong sobrang down na down po ako nun. Kaya ngayon po, ibinabalik ko po lahat sa kanya. Walang labis po, walang kulang. Lahat po ng kakayanin ko, ibinibigay ko po sa kanya. Ako, very good ka dyan, no? Ang ganda, no, ng naging decision mo na yan, Joel. Kasi, syempre, di ba, kaysa yung magmukmok at, you know, parang mas stuck na lang, no, dun sa depressive state mo, nilabas mo yung sarili mo. At ngayon, ay ginagamit mo pa tong platform para makapag-serve ka sa ibang tao. Di ba, ang saya, no? Talagang nakita natin kung paano ka kinalinga ni Mama Mary. So, ano yung role, no? Para sa'yo, Joel, ano yung role na ginagampanan ni Mama Mary sa'yo ng Nuestra Senora del Pilar? Yung role po sa akin, gaya po nung sinabi ko sa kanila, is isa pong ina. Ina na hindi matatawaran na magbigay ng pagmamahal po sa kanyang anak. Ang isang anak po, maaari pong makagawa ng pagkukulang yan. Pero ang isang ina po, kahit gaano po kasakit sa kanya yan, tatanggapin at tatanggapin ka po niya. At yun po ang nakita ko sa pagmamahal po ng isang mahal na Birheng Maria sa akin po. Hindi po ako perpekto, hindi ko po masasabi na perpekto po ako, pero lubusan niya po akong tinanggap sa mga pagkakamali ko pong nagawa. And yun po yung isa sa nakikita ko eh. Kasi po, yung gaya po nung sinabi ko, Ma'am Rita, na nag-suffer po ako ng severe depressive disorder noon. And wala po ako masabihan na tanging nagawa ko na lamang po is kumapit po sa kanya. At ngayon po, nakilala ko po si Ate Donabel, ay na rin po si Kuya Io, at ngayon po isa na po ako sa naglilingkod sa kabataan po namin at kumakalinga po sa kanila ngayon para mas mapalapit po ang mga kabataan na ito po sa Mahal na Birheng Maria. Amen, no? Sabi nga, kung wala daw shoulder to cry on, lagi namang merong floor to kneel, 'di ba? To kneel on, 'di ba? At 'yan kasama natin sa pananalangin, no, palagi ang ating mahal na ina. So Joel, meron ka bang parang very special na experience, no, na tungkol sa pagseserve mo at yung pagdedebosyon sa dambana ng Nuestra Senora del Pilar na gusto mong i-share sa amin? Siguro po nung ano, nung time po, one time po na during po ito nung ano namin, nung aming after po ng procession nung one time po na yon. As in super pagod na pagod po ako noon, and kasi ako na lang po yung naiwan mag-isa noon sa simbahan, and yung team ko po noon is nagko-coverage na po sila ng pictures po para po doon sa procession na yon. As sobrang pagod, wala na po akong matawagan. And ang nangyari na lamang po is nakatingin po ako sa mahal na inang Maria noon. Nandun po siya, nakatayo po siya doon sa harapan ko. Sabi ko na lamang po, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Maraming beses din po na sinubok po ako sa pagmimisyon po sa aking mga kapwa kabataan.
Ngunit po, ang pinanghinawakan ko na lamang po is ang pagmamahal po sa akin ng ina, ng mahal na inang Birheng Maria. Kasi gaya po ng ina, ang anak po, wala pong ibang kakapitan niya kundi ang ina niya din. And bilang po sa amin ng mga youth servants and leaders po, paano po pag umalis kami? Paano po pag panghinaan po kami? Sino po ang kakapitan nila? So yun po yung parang naging lakas ko po, ang mahal na inang Birheng Maria, na siya pong nagpapatatag ng loob ko despite po of all the negativities na kinakaharap po namin sa ministry namin. Andun po yung lakas ng loob na binigay niya sa akin simula po nung nakaramdam po ako ng panghihina nung time na yun eh. Kasi naghalo-halo na po talaga. So, yun po. Amen. Nako, very good ka talaga, Joel. Sobrang natutuwa ako na makausap ka ngayon, no? Kasi since graduate ka, parang wala naman tayong masyadong naging interaction. So sana ipagpatuloy mo yan, no? You are really on the right track. As your former teacher, I'm really very proud of you, Joel. And sana ipagpatuloy niyo rin, no, yung ministry ninyo sa mga katutubo, no, na pag-usapan natin dati sa classroom yan. At maganda na naipapagpatuloy mo siya, no, na continuation, no, na talagang real life experience and service sa ating mga kapatid na katutubo. So thank you, Joel. You are an inspiration. So thank you very much, no, for letting us know, no, how you were inspired and how you were guided by our Blessed Virgin Mary. Viva la Virgen, Brother Joel. Viva la Virgen po. Ayan. Balik po sa inyo, Father Nante, Brother Ivan. Viva la Virgen. Wala akong masabi talaga dito, Brother Ivan, sa mga bisita natin, mga kabataan ngayon. Parang nakakasigurado talaga yung kinabukasan ng simbahan sa Mamburao. Thank you, Brother Joel. Thank you, Sister Rita, sa inyong kwentuhan. Tuloy na natin ang ating mga tanong, Brother Ivan. So, bukod po ba dun sa mismong simbahan, para lang din po aware po ang mga kamanalakbay natin. So, bukod dun sa mismong shrine, meron pa po ba tayong mga iba pang facilities dun po sa atin pong area ng shrine po na, na dun po nararanasan yung parang catechesis, like conference hall, o kaya may museum po ba tayo na pwedeng dalawin ng mga kamanalakbay po na nandun po sa area ng ating simbahan. So yun, Brother Kendrick. As of now po, since bago pa lamang po kami, nasa plano na din po talaga ng aming dambana na makapagpatayo po ng isang museo po sa within the compound. So malawak pa naman po yung compound namin, and napuntahan po personally ni Brother Kendrick yung aming dambana. And isa po sa mga siguro sa proyekto rin po na inaano po namin is magkaroon po kami ng chapel. And also, yung chapel po na yun is to cater po not only for funeral services po, but also po siguro po dun sa mga kasal din po yun. So as of now din po is ongoing po yung construction namin sa lower level po, kasi po yung simbahan po namin is dalawang palapag po siya. So sa lower level po is nandun po lahat to cater everything po na mga events po sa loob po ng aming simbahan. And patuloy pa din po kami na nagpapagawa po upang po mapaganda pa po ang aming simbahan at makapag-cater pa po kami ng mas marami pong mga peregrino po sa aming simbahan po. Amen. Thank you, Brother Joel. Tanong muli namin sa inyo, ngayon nadadbana na kayo bilang mga kabataang kumikilos dyan kasama niyo, Rektor. Meron ba kayong mga plano, mahakbangin para lalo pang ipalaganap yung debosyon sa Mahal na Birhen? Ayan, so hello po. Ayan, pagdating po sa mga plans para po sa pagpapalaganap ng devotions, nabanggit ko nga po kanina yung plano po ng aming rektor na magkaroon ng pilgrimage sa buong isla po ng Mindoro, kung saan dadalhin po ang imahe ng aming patrona sa bawat parokya po under the Apostolic Vicariate of San Jose. So ito po ay kasama sa mga plano at palagay ko po ay malapit na po itong umpisahan. Medyo ano lang kapag tag-ulan kasi yung mga island towns po namin ay medyo maaalon. So talagang kasama 'yun sa mga pagdadaanan ng namin po na magdadala ng patron.
Bukod po doon, meron din pong mga, yung pagdating po sa devotion para po mas magkaroon ng awareness yung mga tao na meron pong devotion sa Mahal na Birhen. So meron nga po kaming itinayo, yung parish store po namin kung saan doon po makakabili ng mga nobinaryo, ng imahe po ng Mahal na Birhen ng Nuestra Senora del Pilar, pati po ng mga t-shirts. And kasama rin po sa mga gusto pong gawin para po sa papalaganap ng debosyon ay magkaroon po ng mga pamphlets for educational materials po para mas marami po yung makaalam. And then sa kasalukuyan po ay patuloy din po yung pag-a-update namin ng mga post pagdating po dun sa Facebook page po ng aming Shrine and Parish, kung saan nagbibigay po kami ng mga updates doon tungkol sa mga gawain po sa simbahan para hindi lang po yung mga tagabayan ng Mamburaw yung maabot po ng pagdidebosyon, kundi pati na rin po yung mga nasa ibang parokya within the Apostolic Vicariate of San Jose, at pati na rin po yung mga peregrino po na merong pagdidebosyon sa Mahal na Birhen ng Del Pilar na nasa labas po ng aming probinsya. Amen. Good luck sa inyong mga plans. Thank you po, Father. Grabe, no? At sa iyo pang huling tanong na lang, kumbaga parang pang panapos natin, sa ilang mga salita, paano ninyo masasabi na itong shrine natin ng Nuestra Señora del Pilar sa Mamburaw ay isang tanda ng pananampalataya para sa mga taga Mindoro at syempre po pati sa mga deboto mula sa labas na dumarayo dyan? Ayan. So, in one word po, ito po ang masasabi po namin na ang dambana ng Nuestra Señora del Pilar ay simbolo po sa amin ng pagsasakripisyo. Itong pagsasakripisyo po na ito ay pagsasakripisyo mula sa malalim na pananampalataya na nagbunga din ng mas malalim na pananampalataya. Ayun po. So ito po ay nakita din sa kung papaano namin pinagpursigihan na maitayo ang dambana sa pamamagitan ng aming mga sacrifices na ngayon po ay nagbunga na. At dahil doon, mas lumalim pa po ang aming pananampalataya. Ang sabi nga, malalaman mo, yung sakripisyo, kaya mong magsakripisyo dahil malalim ang iyong pananampalataya. At ang bunga po nito ay mas lalo pa pong lumapit ang aming mga puso sa Mahal na Birhen. Ayun. Amen. Amen. Grabe. Maraming salamat, Brother Ivan. Maraming salamat si Sir Don Bell at Brother Joel. Ngayon, ano ang ating challenge, Brother Ivan, sa episode na ito? Siyempre po, bilang pantulong na rin po sa ating pong mga taga doon po sa shrine ng Nuestra Señora del Pilar po sa Mamburaw, ang challenge po natin ngayon ay tulungan po natin sila sa pag-promote po sa kanila pong social media para po masalo pa pong marami po ang mag-follow po at makaalam ng mga gawain po sa kanilang dambana. Ang kanila pong FB page ay ang Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish Mamburaw. So natutuwa po, marami pong followers tong page sila po na to. Kaya sundan po natin yung kanilang page at sa apo. Syempre po, huwag po natin kalimutan magdasal po sa Mahal na Birhen ng Del Pilar. Ano po ba nangyayari sa mga kamanalakbay po natin kapag hindi ginagawa yung ating challenge, Father? Ako, alam nyo na yan, pumapangit. Pero alam ko naman maraming maganda at gwapo pa rin kasi nag-share sila, ginagawa nila yung ating challenge para sa bawat episode. Maraming salamat, Brother Ivan, sa ating challenge ngayon. Muli, nice kung magpasalamat sa ating mga viewers, sa inyo pong lahat na ating mga talagang taga-subaybay ng ating Pueblo Amante de Maria at tag-share ng ating podcast. Napakalaking bagay po noon kasi marami tayong naaabot na mga kapwa nating Katoliko na nalalaman nila na meron palang mga dambana rin sa ibang lugar. Katulad po nito, meron palang kauna-unahang dambana sa Occidental Mindoro na kung saan talagang nararamdaman nila yung nanay. Talagang tayo mga Pilipino, mga kabanlalakbay, ay Pueblo Amante de Maria. San mang sulok ng bansa, san mang isla, san mang bundok, nandun ang ating ina, ang ating patrona, ang Mahal na Birhen, ang ina nating mga Pilipino. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Iyoko po natin ang ating mga ulo, panandalian, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon,
Nagpapasalamat po kami ngayong gabi na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama para po sa isang episode po na ito. Maraming salamat po dahil hinayaan niyo pong buksan po ang aming mga puso upang makapagbahagi pa po maibahagi pa po ang aming mga kaalaman sa aming mga manonood po. Patuloy niyo kami po kaming ingatan at ilayo niyo po kami sa lahat ng kapahamakan. At sana po ay lagi niyo po kaming gabayan, mahal na Inang Birheng Maria, Nuestra Senyora del Pilar. Ito po ay hinihiling namin sa samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At sumayin niyo pagpalain ka ng mga pangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming Viva la Virgen! Magdiwang magbunyi at maging bahagi ng kasaysayan sa pagtatalaga ng kauna-unahang dambana sa Apostoliko Bikaryato ng San Jose. Ang kauna-unahang dambana sa buong isla ng Mindoro at ang ikatlong dambana sa Pilipinas na mula sa Apostoliko Bikaryato at ang kauna-unahang dambana para kay Maria sa buong Pilipinas na mula sa Apostoliko Bikaryato. Ang makasaysayang pagkatalaga ng parokya ng Nuestra Senyora del Pilar bilang isang dambana. Sa pangunguna ng ating Ubispo, Lubhang Kagalang-galang Pablito M. Tagura, SVD, DD. Kasama ang pagtatalaga ng ating bagong rektor, Monsignor Carlito Dimahan. Makiisa at makibahagi sa natatanging kasaysayan.